partner, ngayong araw tayo'y magtutungo sa Butuan City at makakasama natin third termer ng pagiging kongresista ng 1st District ng Agusan. At ngayon ay tatakbo siya. Medyo malaki ang ibababa niya as Vice Mayor. Vice Mayor, ano? Mm-hmm. And bibisitahin ulit natin ang Mindanao, no? Isa na namang first-class municipality at isang highly urbanized na syudad, no? Itong Butuan City. Ang ipinagtataka ko lang, ano? Bakit may dalawa na tayong nagiging bisita dito? At actually, yung ibang mga kumakandidato, no, dun sa Iligan, eh, pag nakikita ko yung pattern, eh, ang nagiging problema nila, puro basic, ano, tubig, shelter, no. I think kasama yan sa development, no, sa progress. Pagka dumadami na yung mga residente at mga tao talagang nagkakaroon ng problema sa mga basic services. So, interesting na makausap itong kongresistang ito na tatakbong pagka-vice mayor. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. Agusan del Norte First District Representative Lawrence Fortun has voted on several salient issues in Congress. In 2019, he was the only member of the House Justice Committee who rejected the measure seeking to lower the age of criminal liability from 15 to 9 years old. In 2017, he voted against the bill seeking the return of the death penalty and joined 32 other congressmen and women who voted against reducing the Commission on Human Rights budget to 1,000 pesos. And also during that year, he joined 25 other lawmakers in signing a manifesto of support for the then embattled office of the Ombudsman. But before joining Congress, Fortun's first foray into politics began in 2007 when he was elected member of the Butuan City Council. After one term, he quickly rose and was elected Vice Mayor of Butuan in 2010. And again, after just one term, he ran for a position in Congress and became the first district representative of Agusan del Norte. Fortun ends his third and final term this year, and so he is going back to Butuan, running for vice mayor alongside the incumbent, Mayor Ronnie Lagnada. Tonight, we welcome Agusan del Norte First District representative and now running as vice mayor of Butuan City, Lawrence Fortun. Welcome to the show, sir. Thank you, Jay and Cheryl. Ako, partner, mauna na ako. Sige, go ahead, partner. Okay, congressman. Tawagin ko na kayong congressman. Pero running for vice mayor this time, ano? Okay. Honestly, first time ko lang po kayong makakausap. Ano? Pero sino ba talaga itong si, ano? Si Congressman Fortun, Lawrence Fortun, na tumatakbong vice mayor sa Butuan? Well, ako po ay ano, well, of course, kasalukuyan congressman ng aking distrito, First District of Agusan del Norte, comprised that is composed of the city of Butuan and the municipality of Las Nieves. I was before joining Congress, I was a vice mayor of the city of Butuan for only one term. Prior to that, I was a councilor ng isang term lang din po. At bago po ako pumasok. So I'm relatively new in politics. Bago po ako pumasok sa politika, ako po ay nag-practice ng abogasya sa Metro Manila ng ilang taon. At nagsilbi bilang consultant ng Department of Education, ng Committee on Rules ng House of Representatives, at ng Commission on Appointments. Yun po, no? Basically ang aking pinagdaanan bago po ako napasabak sa politika. Actually, parang malayo sa mundo ko yun, yung politika. In fact, the first time I was invited to run for public office in Butuan was in 2001. I declined. Ako ay barong abogado lang noon. Tapos noong 2004, another invitation came. Ako rin po ay nag-decline. Mm-hmm. At it was only in 2007 that I gave it a try.
Sa totoo lang po, after one term as councilor, napag-isipan ko na rin sanang hindi na tumuloy sa politika noong 2010. Masaya naman ako na napapaglingkod sa City of Butuan, but I wanted to go back to private practice. Kaso noong 2010, I was invited to run for vice mayor. So, pumayag ako at nagtuloy-tuloy na po na nasa politika ako. Ang pamilya Fortun po ba ay talagang nasa mundo ng politika o kayo po ang unang pumasok sa politika? Ang akin pong tatay ay naging konsehal noong bago mag-martial law at hanggang nag-martial law. Matagal-tagal siyang nakaupo dahil wala pong eleksyon ng panahon ng martial law. I think the last time he ran for public office was in 1992. And that was the last. No? He ran for vice mayor in 1992. Unfortunately, he did not make it. At tumigil na po siya sa politika. Ako pumasok 15 years later, no? Noong 2007 na. At kayo po ay nag-vice mayor ng isang term, tapos naging congressman po. It's your third term. At ngayon po ay babalik kayo sa pagiging vice mayor. Parang ang laki pong pagbaba po nun, ano? Paano po ba pinaplano ang politika? Kasi I understand you're part of Team One Butuan. So, minsan po, depende po yan sa desisyon ng mga ka-team nyo po, ano? Opo, yung kasalukuyan po mayor, si Mayor Ronnie Lagnada, ay kasama ko po sa grupo. At meron pa po siyang pangatlong termino. So he'll be running for a third term. That would be sa 2022 hanggang 2025. So hindi po makahanti yung mayor. Actually, maraming nagbuyo sa akin na tumakbong mayor. But I belong to a team and we decide collectively. No? Since our mayor is still running for a third term, I had to run for vice mayor. At hindi naman siya malaking pagbabago in terms of trabaho. Kasi po, nagagaling po ako sa isang national legislature kung saan ang trabaho ay gumawa ng mga batas, except that in Congress, the application, no, ang aming mga batas ay pwedeng national, no, pwedeng local. The only difference perhaps is that yung aming mga batas na gagawin sa konseho ay para sa lokalidad lang. But I think I will be bringing a wealth of experience, no, from the House of Representatives to the Sangguniang Pangulo. Partner, meron lamang akong follow-up. Kasi okay, yung kanina, sige. Yung kwento nyo po, ano, Kong Fortun, ay nung simula, reluctant candidate kayo, parang ganun eh. Ilang beses kayo nag-turn down, tapos naka one term. Pero ngayon, parang ito na po yung mundo nyo. So ano po ang nakita nyo? Or ano ang bakit ninyo in-embrace na po itong pagsiservisyo po sa government? Saka siguro sundan ko na rin, Kong, no? Partner, nagkataon lang siguro na vice mayor yung una niyang tinakbuhan after 3 terms sa Congress. Vice mayor ulit ang kanyang babalikang posisyon. Yes. So napag-alaman natin, of course, partido ang nagde-decision. This is a calculated move on the part of the ano, no, the political party. Pero ito ho ba talaga yung ginugusto nyong role na may kinalaman ho sa konseho talaga at sa pagka-craft ng mga batas at mga panuntunan dyan sa Butuan? Opo. Well, una, sagutin ko muna si Cheryl. No? Totoo yun, no? Nasa umpisa talaga ako yung reluctant candidate. Kasi nakita ko rin kasi yung karanasan ng aking tatay nung siya ay konsehal. Bagamat iba yung kanyang circumstances noong panahon na yun, kasi yung tatay ko naging konsehal ng matagal sa ilalim ng panahon ng martial law. At I would remember that my father was a staunch opposition, no, against martial law. Kaya nakita ko yung medyo kakaibang experience na dinanas niya. So parang ako, sabi ko, marami namang paraan na pwedeng maglingkod. In fact, I worked closely with civil society when I was a practicing lawyer. Kumahawa kami ng mga kaso para sa mga ilang sektor na aming tinutulungan.
Ganun yung aking karanasan bilang abogado noon. Tapos nung sinubukan ko siya, sa umpisa parang talagang alanganin eh. Pero nakita ko rin na kung hahanapan mo rin naman talaga ng paraan at binuhos ko rin yung puso, no, para sa trabaho, marami ka rin pwedeng gawin. When I became vice mayor in 2010, we sort of turned around the Sangguniang Panlungsod. We were able to craft landmark legislations that were not thought of by the previous Sangguniangs. Noong panahon namin, naipasa namin ang mga halagang mga ordinansa, lalo na sa pag-address ng mga issues, no, sa aming lugar. Halimbawa, doon sa issue ng tubig, medyo nagka-problema kami sa tubig dahil yung facility ng aming water district nasira dahil sa isang kalamidad. And it turned out that there is the primary reason, no, yung pinakamalalim na rason ay medyo nasira ang aming watershed, which is the source of the main source of potable water for Butuan. Mm-hmm. And we found out in the Sangguniang that there's no policy, no, of the locality as to managing our watershed. Yung aming watershed po na 4,000 hectares ay ang natira na lang ay less than 1,000 hectares ang may forest cover. Mm-hmm. And ang tingin namin, hindi po long-term solution yung putting up a facility there. The long-term solution would be to rehabilitate the watershed. So we came up with a comprehensive watershed code na ito na ngayon ang sinusunod ng siyudad para sa pag-address ng issues sa watershed, lalo-lalo na sa long-term na management dito. So yung mga ganong issues, halimbawa din po sa shelter, no? Pag may problema sa shelter dito, siyempre alam natin may mga informal centers, may mga ilang mga kababayan tayo na hindi nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng sarili nilang lupa. And so we had to facilitate things, no, for them para ma-impensa naman ang paghihirap ng ating mga kababayan. So we had to come up with a comprehensive shelter code, which was non-existent, no, nung pumasok kami. So isang bagong panukala naman yun. Tapos kasagsagan din po ng panahon ng 2010 ang pagpasok ng mga PPPs Pilipinas. Pero ang napansin namin, yung mga PPPs ay kontrata ng mga malalaking investors with the national government. So we thought that pwede naman siguro ang local government mismo ang pumasok sa mga public-private partnership agreements na ito. Lalo na maraming projects na hindi kayang pondukan ng local government, it would be important for MGU to also explore PPPs, no? For projects that are usually funded by government and for lack of sufficient resources, ay hindi ginagagawa. So, para ma-encourage ang infusion of private resources for these projects, the city government should have its own public-private partnership ordinance. So, we were we were the first city in the entire country to have passed a PPP code. No? At itong mga policies na to ay naging malaki ang kanyang contribution sa pag-improve ng economy, sa pag-address ng mga issues sa aming siyudad. And doon po ako, going back, no, sa tanong ni Cheryl, doon po siya parang mas na-appreciate at na-embrace yung politika. Dahil kung seryoso ka naman sa trabaho, gusto mo talaga ng tumulong at ibigay anuman ng expertise meron ka, may fulfillment at the end of the day. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Doon naman sa tanong ni Jay, no? Yung pong tanong ni Jay, gagawin muna nating hanging question yan, partner Jay. Pagbabalik. Gawin nating hanging question yan. We'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Tonight, we welcome Agusan del Norte, 1st District Representative and now running as Vice Mayor of Butuan City, Lawrence Fortun. Ngayon po ay babalik kayo sa pagiging Vice Mayor. Parang ang laki pong pagbaba po nun, ano? Parang kasing nangyari, medyo napaaga ang
aking pagbitaw ko sa posisyon ng Vice Mayor. Kasi marami pa akong unfinished business supposedly. Napatakbo ako na wala naman po sa aking calculation talaga. When I was Vice Mayor, I thought that I would be Vice Mayor for the next 9 years. Nabalitaan natin na mahilig palang magluto si Congressman Fortun. Ano bang pinaka-specialty niyo, Kong? Mga pampulutan. This is a game of big names. Well, let's go. And talent. It's a showdown. That's a great defense right there. That's always on. Catch the 71st NBA All-Star Game this February 21 on NBA TV Philippines. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with us, Agusan del Norte, 1st District Representative Lawrence Fortun, and he's now running for Vice Mayor of Butuan City. O kanina, partner, meron kang hanging question kay Congressman Fortun. Ayun nga, gusto ko lang malaman kung sa capacity po ninyo na Vice Mayor, no? Ano po ba ang pakiramdam ninyo na mas makakatulong kayo dito sa Butuan? Dahil ito ang gusto nyong balikan na posisyon. At ano yung mga gagawin nyo siguro pagka kayo pala rin? Actually po, parang nung ako po yung tumakbong congressman noong 2013, parang kasing nangyari, medyo napaaga ang pagbitaw ko sa posisyon ng Vice Mayor. Kasi marami pa akong unfinished business supposedly. But dahil nag-iba yung landscape ng politika sa amin at ang kailangan ng grupo namin ay magpatakbo ng kongresista at ako yung napusuan ng aming grupo, medyo napatakbo ako na wala naman po sa aking calculation talaga. When I was Vice Mayor, I thought that I would be Vice Mayor for the next 9 years. So it's a tatlong termino yun. So medyo maraming nakahilera kaming gustong gawin. So para sa akin, this is also an opportunity, you know, to go back to the Sanggunian para balikan kung ano yung anuman yung mga naiwan kung hindi ko na natapos. Maliban doon, ang napansin ko lang po kasi medyo mabilis yung paggawa ng mga batas nung ako yung Vice Mayor ikumpara nitong ako yung naging congressman. Kasi alam naman natin sa Congress talagang brasuhan dyan. Kailangan marunong kang mag-navigate dyan kung gusto mong makapagpalusot ng batas. So, marami-rami naman din tayong na-author na batas at naging bataan na bills at naging batas din. Pero marami ding hindi pa nakakaabot no, sa gusto nating stage. And I think some of these bills that we filed in Congress can be localized naman. So, pag ako'y bumalik sa konseho bilang Vice Mayor, pwede kong dalhin at i-localize. For instance po, isa talaga sa mga lifelong advocacy ko na ito mula pa po ako ng abogado, ito pong civil registration system ng ating bansa na para sa akin ay medyo napabayaan. At mga loob ko dahil kahit sa Kongreso, hindi siya kasama sa priorities ng leadership. No? Mula nung ako'y ng first term hanggang ngayong third term ko, hindi talaga siya napalista sa priorities ng leadership. Yung po ating civil registration system na hindi nabibigyan ng access ang lahat ng mga tao ay nagiging dahilan na marami sa ating mga kababayan ay walang birth certificates hanggang ngayon. Nung ako po ay nag-abogado po, nag-outreach program kami, mga kapwa kong abogado, isa sa mga projects namin, pumunta sa mga remote areas. And we found out that in these remote areas, believe it or not, about 70% of children don't have birth certificates. At medyo ano yun, masaklap yun because mapaka-basic po ng right to identity, ng right to nationality ng ating mga kababayan.
Ngunit dahil sa kahirapan at dahil sa distance, no, malayo-malayo ang City Hall sa kanila, hindi na nila nagagawang iparehistro yung births ng kanila mga anak. Ito kasing mga to hindi pinapanganak sa ospital. In the hospitals, ang hospital mismo ang nagpre-prepare ng birth certificates. May form na doon at inaayos na bago po man lumabas yung bata sa ospital. But in remote barangays, pinapanganak sa hilot, pinapanganak sa ibang paraan ng pag-deliver, wala po silang birth certificates. And the implication of not having a birth certificate is huge. Malaki po yun. Pero mo wala kang, unang-una, hindi ka kilala ng gobyerno. Non-existent. Paano mas gagamitin nila yung dokumento na yan? Mula, talagang mula sa pagkabata hanggang sa tumanda, yan ang napaka-importanteng dokumento. Partner, Kong, balik tayo ulit sa Butuan City, no? Partner, napapansin ko, naalala mo, naging bisita rin natin yung mga kakandidato sa Iligan City, no? Mga basic na problema sa ngayon ang kinakaharap ng mga first class municipality at highly urbanized cities gaya ng Butuan City. Kayo po ba, Kong Lawrence, pagkapala rin, no? Paano nyo tutugunan itong mga problemang ito? At maliban sa tubig at shelter, ano pa ho ba ang problemang major na kakaharapin ho ninyo kung kayo ay pala rin? Well, isang mahalagang dapat tutugan ang jobs generation at livelihood opportunities para sa ating city. At kailangan tingnan kung anong mga industries, no? Anong mga paraan na makapag-generate ng mas malawak, no? Na job opportunities para sa ating magbabayan. Ang Butuan po ay largely agricultural city. No, bagamat highly urbanized city na tayo, agricultural rin siya primarily. So tingin ko, importante na i-empower ang ating mga farmers. I-increase ang kanilang income, ang kanilang productivity, at ang kanilang resilience. No? Sa pamamagitan ng number one, kailangan merong substantial na tulong mula sa city government in terms of subsidies and farm inputs. Pangalawa, kailangan merong access to credit ating mga magsasaka at sa farm at saka sa technologies, no, na pwede nila gamitin. At saka, of course, dagdagan ang construction ng farm-to-market roads at irrigation at post-harvest facilities para sa ating mga magsasaka. At lahat po ito ay nangangailangan ng budget at ang gumagawa po ng budget ay isang kunyang pag-uso. Malaking bagay po itong pagkakabilang po ng Butuan, ano, sa one of the 15 winning cities of Bloomberg Philanthropies Global Mayors Challenge na magkakamit po, tama ba, $1 million ang makukuha po for its project to fight food insecurity and improve the lives of farmers. So nagsubmit po ang Butuan ng disenyo na isa raw sa mga most ambitious urban projects to emerge from the COVID-19 pandemic, which is really great dahil malaki po ang maitutulong nitong $1 million for the project. Doon po sa tinutumbok nyo, sinasabi nyo nga po na sa agrikultura dapat mag-focus ang Butuan. Opo. Yung synergy ng aming opisina at ng city government dito sa direction na to ay talagang pinapatibay namin kasi nakikita namin yun. Kaya mapapansin po ninyo, kahit po yung aking mga tinutulak na mga projects na dapat lagyan ng budget ng national government ay nakatutok sa agrikultura. Kasi yun talaga ang tingin namin na direction, no, for Butuan. Yung sa AgriBoost, tinitingnan kasi namin ang AgriBoost kasi hindi lang naman siya paraan para i-address yung mga kakulangan, no, sa technologies na para sa ating farmers, kundi we're trying to address an injustice also. Kasi napapansin natin, isa sa mga dahilan bakit hindi kumikita ang ating farmers ay dahil wala siyang direct na connection sa market. At dahil doon, nagtatribe ang mga middlemen. At yung mga middlemen, sila po yung mas kumikita kaysa actual tillers of the soil.
No? So parang hindi naman tama yun. No? At habang hindi na po correct itong injustice na to, hindi talaga tataas ang kanilang kita. Kahit magmaas ang kanilang yield, no, tumaas man ang kanilang yield, yung middleman pa rin kasi nag-dictate ng price. Mm-hmm. So, ang gusto natin mangyari, dapat may predictive data ang ating farmers para alam nila kung gaano kadami at anong klaseng crops ang kanilang itatanim. At meron silang direkta na connection, no, sa market para sila mismo ang nagsasabi kung magkano. So, tumataas ang kita ng farmer, pero hindi rin napapamahal ang consumer. Kasi wala nang patong sa gitna. So farmer to the market right away. So this is what Agribus is all about, and that's what we're trying to do. And sa tingin ko, nagustuhan ito ng Bloomberg dahil hindi lang talaga sa usual na tulong sa farmer, kundi pag-address ng isang matagal ng systemic na injustice. That has been the reason all over the years, no? For the continued suffering and poverty of our farmers. So yun, isa yun sa tingin namin na dapat tutukan ng ating city government. Ang tingin, isa rin nakikita kong mahalagang tingnan na rin, no, habang maaga pa, yung Butuan kasi being the regional center of the Caraga region and the city with the most opportunities, no, at least in the region, ay very attractive to migration ng mga kababayan natin from other parts of Caraga, kasi dito nga naman ang maraming trabaho, nandito yung mga maraming negosyo yung pumapasok. At hindi lang Caraga region, even some parts of Misamis Oriental pupunta dito. At dito na tumitira, no, for because of these opportunities. And medyo nagiging komplikado yung aming transport system dito dahil sa influx ng maraming tao. And I think one important project would be to come up already as early as now with a comprehensive integrated transport system na nandiyan lahat, no? Lahat ng modes of transportation ay considered, even what we call active transport, no? Like bikes, no? Lahat ito. And I think kailangan tutukan yan, no? By way of expert study, no? Mm-hmm. At kailangan hindi pa rin mapasok sa Gunian, because lahat ng transport system policies ay dadaan po sa Gunian Pangasol. Pangatlo po, tingin ko dapat balikan ng ating city government ang namatay na wood industry. If you notice, ang Butuan po ay tinatawag na Timber City of the South. Hanggang ngayon, yung pa rin ang tawag sa kanya, pero ako po'y naniniwala that's a lost glory already. Mula pa noong 70s, tama ho ba, attorney? No, mula pa noong 70s, dyan talaga ang laging eh. Laging opo. Central yan. No? Opo. Medyo namatay po ngayon. Kailangan balikan at buhayin ulit ang wood industry. Pero kailangan magkaroon ng isang comprehensive at well-studied na forest land use plan. Ating city. Sustainable, attorney. Mm-hmm. Para sustainable. So, identified natin yung production areas, identified naman natin yung preservation areas, at alam natin kung saan tayo pwedeng mag-cut, no? Pwedeng... Yes. So, para sustainable siya, hindi masisira yung ating environment, at the same time, mare-revive naman yung industry. Alright, partner. Kailangan natin ulit mag-commercial gap. Kong Lawrence, pero bago namin ikaw pahawalan itong part na ito, itong segment na ito, gusto naming itanong sa inyo, sa Team 1 Butuan, kung sino ang inyong susuportahan na presidential sa 2022 elections. Bago mo sagutin yan, we'll just pause for a short break. When we return, no? Sasagutin po ni Kong Lawrence yung katanungan namin at amin pong aalamin kung ano ang kanyang stance sa mga iba't ibang issues. You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. Anong plano mo this Feb, Ibig? A. Move on na. Pero namiss mo ako. Uwi na. Last chance. Wala? Okay.
B, umamin kay crush. Ang hina mo pala eh. Alam mo naman pa ako pa mag-propose sa'yo. I do, Kara. I did. C, manunood ng Love is Colorblind. Bakit kasalanan ko nakaka-inlove ako, ha? Still streaming. They're always hungry. Always ready. And always on. The Rising Stars are on. Watch the NBA 2022 All-Star Rising Stars this February 19 on NBA TV Philippines. Biathlon combines two disciplines in one race, cross-country skiing and shooting. And it is broken down into six events: individual, sprint, pursuit, relay, mixed relay and mass start. Cross-country skiing requires intense physical exertion over an extended period of time, while shooting demands exacting control and stability. Unlike cross-country skiing competitions where athletes compete in races using either the classic or freestyle techniques, in biathlon, athletes always use freestyle. This is where the skis are positioned in a V shape with tails closer together than the tips. Skiers angle each ski to the side, dipping the leading edge into the snow and alternating between each ski to push forward. During a biathlon race, athletes must also carry a rifle strapped to their backs, weighing at least 3.5 kilograms. They ski for a predetermined distance, stopping at a shooting range to fire at targets. Each time they enter the range, the biathlete fires five shots at five targets 50 meters away, either while prone or standing. For every target missed, the athlete is penalized, either with a penalty loop of 150 meters or a 1 minute penalty added to their time, making it vital to hit as many targets as possible. One of the most important techniques in biathlon is almost invisible to the casual viewer, easing into the range. This is when the athlete slows down and attempts to bring both their pulse rate and breathing under control. Heart rate during skiing is approximately 90% of an athlete's maximum, but decreases 10 to 12 beats per minute over the 50 to 60 seconds as the skier approaches the firing line, meaning they drop to 61 to 73% of maximum heart rate at the firing line. Athletes must learn to understand their heart rate and breathing and shoot in a cadence between exhales. They often shoot between heartbeats, using a technique known as the RR interval or respiratory rate interval. Stronger together. Watch the Olympic Winter Games Beijing 2022 on Cignal TV, One Sports, One Sports Plus, and Cignal Play. Official broadcasters of Beijing 2022. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. Still with us is Agusan del Norte, First District Representative Lawrence Fortun, now running for vice mayoral position. Sir, bago tayo mag-lightning round, yung hanging question ko po muna. Sino ba susuportahan ng Team One Butuan? Okay. Our team will come up, no, as I said, with the collective decision kung sino talaga ang susuportahan ng grupo. Sa ngayon, merong mga nagkakaiba-ibang mga preferences, no? But as one team, we always would like to come up with a decision na iisa at collective. At siguro pagdating ng panahon, magkakaroon ng announcement. Ako naman po personally. Ikaw, meron na ba? I would prefer a candidate na clarion track record niya. Uh-oh. Pagdating sa issues ng human rights, issues ng rule of law, sa environment, sa transparency and accountability. Sino po yan, Kong?
I will make our announcement as a team. But less than 100 days na lang, ha? Ilang araw na lang. Kailan po kayo magpapasya? Ito, gumiikot po kayo sa grounds. Sino-sino po mga pangalan ang malakas po dyan sa Butuan? Well, dito po sa Butuan, malakas ang matunog ng mga kandidato ay largely BBM and Lenny. Sila yung medyo nasa mas ahead than the other candidate. Mm-hmm. So Vice President po, sino? Vice President, understandably, so si Mayor Sara, she's from Mindanao. Okay. Hindi ko masyadong alam kung sino yung sumusunod sa kanya. Pero dito po sa presidente, medyo naglalaban-laban yung dalawa. Hmm. Noon po kasing nakaraang presidential election, naglaban din si PBM at si VP Lenny. Sino po bang nanalo dyan sa inyo nung pagka-VP? I have to check, no? But in the entire Taraga region, it was VP Lenny who won in the region. Buong Taraga region. So, tignan natin kung mapapanatili ni VP Lenny yung ganong, kung muli niyang makukuha ang Caraga region this partner. Presidential election. Pero sige, partner. Partner Cheryl and Kong, lightning round na po tayo. Simple lamang po, itatanong po namin o ibibigay namin ang mga issues at sasabihin nyo kung pro or anti po kayo. Ano po? Ito, unahin na natin, partner, ang political dynasty. Kayo po ang author ng House Bill 110. Kayo po ba ay pro or anti? Anti po. Dalawang congresses na po na ako yung nag-file ng anti-political dynasty pero hindi po nagpa-fly dahil 70% of the members of the House come from dynasties. Agusan, alam ko maraming ano dyan, no? Mga kilalang political families, no? Na sinasabi nating napapabilang dyan sa mga political dynasty na yan, di ba ho? Opo, alam ko naman pong hindi talaga magpro-progress yung bill eh. Pero gusto ko lang talaga siyang i-file para maging rason na mapag-usapan at least in the committee level. Pero alam ko na mahirapan. Bakit po hirap? Alam po natin na maraming ang pamilya na gano'n. Pero ano ang ipinupunto ng mga ayaw? Yung itong 70% na hindi sumusuporta or hindi po naniniwala na kailangan nito? Well, ang mga arguments nila, ang laging sinasabi sa arguments ay bakit daw pipigilan ang mga butante na mamili? Mm-hmm. By coming up with an anti-political dynasty, you're actually limiting the choices, no, for our voters. Kasi meron daw namang mga what if isang matinong kandidato, competent, no, maayos naman ay tumatakbo, hindi ba siya pwede dahil lang ang kanyang tatay ay kasalukuyang mayor, halimbawa. No? So, yun lang lagi nilang argument. Of course, ang argument namin ay mas malalim dito kasi kailangan i-level ang playing field. Tsaka number one, it's in the constitution na dinidiscourage, hindi lang dinidiscourage as a matter of policy, our constitution prohibits dynasties. Except that, ang ginawa kasi ng framers ng ating constitution, nilagyan pa kasi ng requirement for an enabling law. So, that enabling law should be passed by Congress where most members come from dynasties. So, parang patay talaga siya the provision ng ating constitution. Mm-hmm. Pro or anti-mandatory vaccination, ko? I'm anti-mandatory vaccination. Simply because we give the choice to our people. Kung gusto natin ng massive vaccination, kung gusto natin lahat ng ating mga kababayan ay magbabaccinate, then government has to do its job of educating our people, no, of the advantages of vaccination, not only to themselves, but to our entire community, to our entire country. Kamusta ang vaccine hesitation po dyan? Yung vaccine hesitation po, kamusta? Marami ho bang ayaw magpabakuna o okay naman? May ilan, I know some people na ayaw magpabakuna, pero medyo maganda naman ang aming batting average dito. Siguro by now, I think we have already reached more than 80%
no, sa vaccination doon sa mga nakapag first dose na, at nearly 70% na kami sa mga two doses. In fact, nag-roll out na rin ng booster shots at marami-rami na rin ng booster. So, relatively, hindi naman masyadong problema sa amin yung vaccination dito. Most of our citizens here voluntarily, you know, submit themselves to vaccination. Alright, ang next issue natin, partner, ay anti-terrorism bill. Kayo po ba pro or anti? I voted no in the House of Representatives, the anti-terror bill. Maraming issues, no? Primarily yung constitutional issues na sa tingin ko ay dapat mabigyan pa kami ng pagkakataon na mag-introduce ng amendments. Ang nangyari po kasi sa Congress, the House simply adopted verbatim the Senate version. Iba-iba po ang versions na pinail ng aming magkasamahan sa Congress, sa Kamara. Ngunit ang bilis masyado doon sa committee, parang isang maghapon lang, ay pinasa na. At none of the versions filed by our colleagues in the House were considered. Ang nangyari, yung Senate version tuloy ang in-adopt, no? In toto. And we wanted to introduce amendments. Hindi naman po kami anti-terror bill. We, of course, we want to have an anti-terror law, no, that should address terrorism in the country, but not this kind of anti-terrorism law na maraming flaws, no, at maraming constitutional issues. Okay. Ito, pro or anti? Ito, marami na pong nawawalang sabongero. Ito, ang online sabong franchise. Alpakan, ayun. Alpakan. Ako, personally, ayaw ko talaga ng ganung klaseng sugal. Una-una, kultura naman natin yung sabong. No? In fact, isa yan sa mga legit na mga gambling sa ating old penal laws. No? But putting that online where everybody has access, even children, mm-hmm, really endangers the moral fiber of our citizens. Saka mas mabilis yan eh. Mas instant ang gastusan dyan, di ba? Ang pagtayo. Opo. Parang di ba yung mga ordinansa natin, yung mga batas natin, pag naglagay ka ng sabungan, may mga limitations like it just should be 100 meters, ilang kilometers away from a church, from a school, yung ganun. Parang nadidefeat itong lahat na to by way of putting sabong online, no? Parang nawala na lahat yun. Lahat may access na. So, medyo inconsistent ito sa public policy natin. Okay. Ito pong issue na ito, making SALN public for political purposes. Are you pro or anti? Well, ang SALN naman, being a public document, should be accessible to all people. Except that there are probably parameters, no, that should be provided for para naman hindi siya busugin. Pero as much as possible, dapat may access ang ating public. Mm-hmm. Partner, meron akong habol. Pro or anti dito sa sinasabi ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte yung pagbabalik or that she'll push for mandatory military service? Well, I'm against it. I'm not against military service, but making it mandatory, doon po ako tutan. Okay, dapat voluntary. Okay. Okay. Well, medyo na warm up na natin doon si Congressman Fortun. We'll just pause for a short break. Stay tuned for our ultimate challenge. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Anong plano mo this Feb, Ibig? A, move on na. Pero namiss mo ako. Uwi na. Last chance. Wala? Okay. B, umamin kay crush. Ang hina mo pala eh. Alam mo naman pa ako pa mag-propose sa'yo. I do, Kara. I did. C, manunood ng Love is Color Blind.
Bakit kasalanan ko nakaka-inlove ako, ha? Still streaming. The skills are on. Sabonis is going to retire the defending champ. Oh, the hot hands are on. And his money record is beautiful. The dunks are on. For anything All-Star, we're always on. Watch the NBA 2022 All-Star Saturday night, this February 20, on NBA TV Philippines. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us is Agusan del Norte, 1st District Representative Lawrence Fortun, now running for Vice Mayor sa Butuan City. At kung napawisan po kayo sa ating lightning round, Kong, patikim lang po yan dahil ito na po ang ultimate challenge. Ang gagawin po namin, magbabanggit kami ng mga personalities at iisip lamang po kayo ng lutuin o pagkain na maihahambing nyo itong particular personality na ito. Game na po ba kayo? Kasi Jay, nabalitaan natin na mahilig palang magluto si Congressman Fortun. Ano bang pinaka-specialty nyo, Kong? Mga pampulutan. So mahilig din uminom si Kong. Pupulutanin natin ito, my Kong. Boys, ang mga personalities na ito. Okay, mag-hang out with the boys kasi mahilig sa pulutan eh. Pulutan specialty. Sige nga. Pwede. Pulutan specialty. Ito ang una nating pupulutanin, Kong, ha? si President Rodrigo Duterte, anong naiisip mo na pulutan? Bicol Express. Uy, Bicol. Bakit? Maanghang yan. Ang sarap yan. Medyo maanghang talaga. Kaya tingin ko, yun ang bagay kay President Duterte. Maanghang. Medyo patigas. So. Ganun ang personality niya. Maanghang magsalita. Okay. Makasabihin ni Kong, sa'yo nang galing yan, Jay, ha? Hindi sa kanya. Okay, next personality. Ano pong tingin nyo na bagay na pulutan sa kanya? Or kung siya ang lulutuin nyo, anong klaseng pulutan siya? Si Butuan City Mayor Ronnie Lagnada. Si Mayor Lagnada, tingin ko sa kanya, parang sisig. No? Mainit-init at minsan parang sa pag-unang hain, gusto mo na siyang kainin pero mahirap ba dahil mainit pa siya pero habang tumatagal, mas masarap. Mapapaso ang mga labi mo pag tinira mo agad, no? Okay. Third personality po. Ito, si DOH Secretary Francisco Duque III. Anong pulutan po? Nagka-issue kasi nang doon sa bayanihan, di ba? Oo. Tingin ko, siguro si Secretary Duque, inihaw na isda. Inihaw na isda? Inihaw na isda ay masarap pag mainit at bago. Pag nawala na yung init niya, wala talagang sarap kasi malamsa na pagka hindi na siya mainit. Natutuyot, dry na. Akala ko kasi dahil taga Pangasinan si Secretary Duque, kasi kilala kami sa Bunuan Bangus. Yung pala, sa una masarap. So sa unang pagiging secretary niya, okay. Pero nung tumagal, naging malansa na. Ganun ba yun, Kong? Fortun? Ikaw nagsalita. Maraming naging problema. na sana ay na-manage sufficiently kung naagaman. Pero medyo lumala at maraming problema na yan. Lalo na sa issue ng pondo para sa ating mga frontliners. Right. Kala ko sinabi mong bangus kasi maputi yung ano eh. Maputi yan si Secretary Duque, ano? Partner. Okay. Next personality, partner. Ang susunod, ang inyo pong makakatunggali, makakalaban na si Dr. Dolly Verrake.
Kung siya ay lulutuin yung pulutan, anong pulutan siya? Hindi ko siya masyadong kilala. Siguro mali, no? Mali? Mali kasi mamaniin, kasi po ba mamaniin nyo lang? Ganun ba yun? Hindi naman. No, hindi. Yung mali ay magaan para sa lahat, no? Pwede naman siyang it's the most common, no? It's the most common pulutan na madali para sa atin. Okay. Ito. Pero may background po ba sa politics ang inyong makakalaban? At paano nyo po nakikita yung labanan nyo sa pagka-vice mayor? May kukonsidera nyo po ba siyang mabigat na katunggali? Eh, ako naman po sa lahat ng elections, I always consider my opponents worthy opponents. Natingin ko naman dahil siya yung representa sa mga tao, baka naman meron din siya gusto may offer. So ako, ginagalang ko po yan. At saka alam din naman ng mga tao kung ano yung aking track record, ano na yung aking mga nagawa, at ano yung tingin nila ay kaya ko pang gawin. Partner, meron bang matamis na pulutan? Itong susunod na personality natin, kinakailangan, o at least masarap ito dapat, no? Marie Therese Fontanilla Fortun, ang inyong asawa. Anong pulutan? Ingat ka, Kong. Anong pulutan? Ako, mahilig din ako sa gambas, eh. No? Ah, gambas. Shala. Yes, at saka incidentally, yun din ay paborito niya. Although in her case, paborito niyang ulamin. Sa akin, paborito kong ipulutan. So, yun ang nakikita ko dahil bagamat iba-iba ang aming perspective doon sa lutong yun, akin pang pulutan sa kanya ay pang-ulam. Ngunit pareho, no? Pareho yung aming gusto. Basta masarap. At saka nagkakasunod. Alright. So, siya ang paborito ni Kong. At pangkuli, ano pong pulutan nyo maihahambing ang people of Butuan City? Wow. Ah. Sa amin, dito sa Butuan, paborito ng mga tao ang lechon. Although hindi naman talaga technically pulutan. Mura sa amin. Yeah, pwedeng pulutan. Mura sa amin ang lechon. At saka kiniklaim namin na mas masarap ang aming lechon kaysa sikat na sibu lechon. At tingin ko, yun ang tingin ko para sa Butuan kasi masarap at tanggap ng lahat. Okay. Parang na-curious tuloy ako, matikman ng lechon ng Butuan City. Ako nakatikim ng Butuan lechon. Anong kaibahan ng lasa ng lechon ng Butuan City? Yung lechon namin sa Butuan, hindi kami gumagamit ng salsa. So, in general, sinasawsaw sa salsa ang lechon. Sa amin, hindi na. Kasi malasang-malasa na siya. Mula sa balat hanggang sa ilalim. Tingin ko, ang sikreto, maliban sa ingredients na nilalagay, sa klase din ng karne na ginagamit. Because dito po sa Butuan, ang lechon ay native talaga ng mga baboy. Hindi sila gumagamit ng yung mga sinasabing pisoy, yung mga puti, na mga baboy. Ang ginagamit talaga dito yung mga native. So I think that has something to do with the yung meat niya, yung texture, tsaka parang may lasa siya sa sarili, maliban dun sa ingredients niya. Natakam tuloy tayo doon, partner. Nakakagulo. Diba? Siguro panghuli na lamang ko, Kong, bakit po kayo ang dapat piliin na as vice mayor ng mga taga-Butuan? Well, number one, nasubukan na po nila ako bilang vice mayor noon. At nasubukan na rin po nila ako bilang congressman. At modesty aside, I would like to think that nagawa ko naman. Hindi lang what is expected of me, kundi nalagpasan pa natin. Hindi lang in terms of legislation, pati po sa pagbitbit ng mga proyekto para sa ating distrito. At ang tingin ko, yung aking malawak na karanasan bilang vice mayor noon, ay mas lalong napalawak pa.
itong ako'y naging congressman. And as I said earlier, no, I will be bringing to the Sangguniang Panungsod a wealth of experience that I acquired in the House of Representatives. Thank you for joining us in this episode, Agusan del Norte, 1st District Representative Lawrence Fortun. Thank you, Kong. Maraming salamat, Cheryl, at maraming salamat, Jay. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Butuan City, you decide. I'm Cheryl Cosim. And I'm Jay Taruc. Join us again tomorrow for another episode of All Politics is Local.